bawat umaga. Lahat tayo'y nag-aasam magkaroon ng magandang araw. Gusto ko maglakas. Kaya naman ang makita ang iyong sarili na naninirahan sa isang ligtas at maayos na lugar. Tila maituturing na espesyal na regalo kung saan ang mga kapwa mo ay kasing disiplinado mo. At pinananaig hindi lamang ang takot sa Diyos, kundi maging ang takot sa batas. Kung saan ang paligid ay may malinis na hangin, walang bahid ng anumang kalat sa tabi-tabi. Kung saan sigurado ka na ang iyong karapatan bilang mamamayan ay hindi isinasantabi. Ngayon, Juan, naisip mo ba kung gaano kasarap masaksihan ang mga ito? At kung ilang dekada na itong nananatili lang sa isip ng bawat Pinoy? Ngayong eleksyon 2016, may pagkakataon tayo na mamili ng lider na mamumuno sa ating bansa. Isang lider na gagawing realidad ang matagal nang inaasam ng buong sambayanan. Isang lider na kakampi natin sa pagsulong ng pagbabago. Isang lider na katulad ni Davao City Mayor Rodrigo Digong Roa Duterte. Bakit nga ba sa lahat ng kandidato sa pagkapangulo, si Duterte ang nararapat na umupo sa Malacanang? What you say in public, you must do. So never say something in public that you are reluctant to do or will not do it at all. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit siya karapat dapat sa boto ni Juan. Kung titignan ang lungsod na pinamunuan niya sa loob ng dalawang dekada, mapapansin na kampante ang mga Dabawenyo sa kanilang lugar. Mapagabi man o umaga, katunayan, kinilala ang Davao City bilang fourth safest city in the world. Bukod dyan, meron din silang emergency response and rescue system sa pamamagitan ng Davao City Central 911. Pilipinas lang ang natatangi sa Asia na kabilang sa paggamit ng ganitong rescue center. Yan ay sa pangunguna ni Mayor Duterte. Isa pa sa kanyang top priorities ay ang ipaglaban ang mga kababaihan. Siya ang kauna-unahang politiko na nagpasa ng Women Development Code sa Davao City. Layunin nito na protektahan ang bawat karapatan ng isang babae. Kaya naman ang bawat Dabawenya may libreng access sa Reproductive Health and Wellness Center at Breastfeeding Rooms sa government offices. Hindi rin isinasantabi ni Mayor Duterte ang kalagayan ng mga kababaihan na nasa loob ng kulungan. Katunayan, ang Maa City Jail sa Davao City ay may breastfeeding room din. Pagdating naman sa beauty pageants, ipinagbawal din ni Mayor Duterte ang pagsusuot ng bathing suits ng mga contestant. Ito ay upang maiwasan ang pag-objectify at pag-exploit sa katawan ng mga kababaihan. Pamantayan din niya na maging ligtas sa kapahamakan ang bawat babae. Hangarin niya na ilayo sa anumang uri ng pambabastos at pangmamolestya ang mga ito. Isa pa sa itinayo ni Mayor Duterte ay ang 31 million peso facility na nagsisilbing lugar na nangangalaga sa mga biktima ng incest, rape at sexual assault. Yan ang ilan sa maraming dahilan kung bakit maituturing na tunay na women's advocate si Mayor Duterte. Bilang mamamayan ng bayan na ito, tungkulin natin na magbayad ng buwis. At talaga namang mas nakahihikayat na tuparin ito kapag nakikita natin kung saan tumutungo ang bawat sentimo na ating ibinibigay. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Duterte, tiwala ang mga taga Davao na ang buwis nila ay ginagamit sa tamang lugar. Subukan mong pumunta ng Davao, paglapag pa lamang sa kanilang airport, hahanga ka sa pasilidad ng Davao International Airport. Kumpleto ito sa CCTV o closed-circuit television cameras na ginagamit upang masiguro ang bawat kilos ng mga pasahero at turista. Ang tourist attraction na People's Park, ipinangalan ni Mayor Duterte sa mga tao at hindi sa kanyang sarili. Malayo sa ibang politiko na trapo, naniniwala kasi si Mayor Duterte na hindi siya ang bida, kundi ang mga mamamayan. Pagdating naman sa usapin tungkol sa kalikasan, kitang-kita ang motibasyon ni Mayor Duterte na panatilihing malinis ang Davao City. Mahigpit niyang ipinatutupad ang mga sumusunod: anti-littering ordinance, anti-spitting ordinance, at anti-smoking ordinance. Proud nga raw ang mga Dabawenyos sa disiplinang itinuro sa kanila ni Mayor Duterte. Ikaw, hindi ba't oras na para gawing Davao City ang buong Pilipinas?
Isa pang dahilan para iboto si Mayor Duterte ay kung naghahangad ka ng presidente na hindi isusukbit ang pera ng taong bayan sa sarili niyang bulsa. Sa hinaba-haba ng termino niya bilang politiko, niminsan ay hindi nadawit si Mayor Duterte sa isyu ng korupsyon. Minsan pa niyang sinabi na kung makitaan mo lang siya ng 5 pisong pangungurakot, magbibitiw siya sa posisyon. Isa pang patunay ng pagiging effective leader ni Mayor Duterte ay ang mga pagkilala at parangal na ibinibigay sa kanya. Gaya na lang ng World Mayor Award mula sa The City Mayors Foundation. Ngunit ang mga award na gaya nito ay tinanggihan niya sa dahilan na ginawa lang naman daw niya ng tama ang trabaho niya. Para kasi kay Mayor Duterte, hindi ang apelyido niya ang kailangang iangat, kundi ang kondisyon ng pamumuhay ng kanyang mga kababayan. At kung papalarin nga raw si Mayor Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas, pangarap daw niya na bumuo ng 3 major train system sa bansa, ang Mindanao Railway, Manila-Bicol Railway at Manila-Batangas Railway. Ang katuparan daw nito ay malaking senyales ng pag-unlad ng bansa. Isa rin ito sa nakikitang solusyon ni Mayor Duterte upang mabawasan ang napakalalang traffic sa ating lugar. Anya pa ni Mayor Duterte, paano raw mahihikayat ang mga turista kung bawat lugar ay may traffic? Plano raw niyang ayusin pa ang industriya ng turismo at ipangako sa mga turista ang ligtas na pagbisita sa bansa, partikular na sa lugar ng Mindanao. Katulad ni Mayor Rodrigo Duterte, nangangarap tayo ng isang mas maunlad na Pilipinas. Pero ang katuparan ng pangarap na ito, nakasalalay sa ating boto. Kaya't kung ang leader na hanap mo ay instrumento, kakampi at kasabay sa pagbabago, si Duterte ang iboto mo. Ako ang huling darahanan niyo dito sa problema ngayon sa Pilipinas. Siya ang iyong presidente. Si Duterte, ang ating presidente. Ang nasa Davao. Ang Davao is one of the safest place to live. Ang Davao ay safe tungkol sa speed limit. Ang Davao ay child-friendly city. Ang Davao ay safe pag New Year kinain firecracker ban. Ang Davao ay practical. Ang Davao ay walang disgrasya tungkol sa speed limit. Davao kaya doon ay matas trafiko, tama sa speed limit. Takong tabang sa mga motorista na makunura ng aksidente sa kadalanan, sa involving vehicular accident, kung malikayan, may aksidente, pili kayo patal, hiyaguman sa motorista. Ang Davao kay peaceful kada gabi tungod sa liquor ban. Ang Davao kay hospitable. Ang Davao kay supportive sa mga estudyante. Ang Davao kay fresh tungod sa no smoking policy. Okay ang Davao, wala na yung mga smoking. Kaya ang bang smoking magod, usa sa makadaot sa lawas sa tao. Ang Davao kay labang pet seller. Ang Davao ay very protective sa mga kababaihan. Kaya naman! I love Davao. 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 Yeah.
simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin na ka ba? Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong alo. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang labayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sunda. Patulo sa liwanag, abuti ng tala. Pagkatapos pa kita sa mundo, puso nagbabaga. Upang lahat ay mamulat sa susulat. Marinig sa lahat ang aking tulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Wala ni posible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, isusuko. Alam kong kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Sige lang, sige. Sige lang, sige. Sige lang, sige. Sige lang, sige.